tinitingnan po natin ang cross, ano po ang atin pong naaalala? Amen. Ano po? Ang pag-ibig. Ang sabi ng ating fe. Amen. Pag tinitingnan niya ang cross, ano po? Nakikita niya, naaalala niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ano po? Sa kanya. Amen. Ano pa po? Kapag nakita natin, ano po ang cross, ano po ang naaalala natin? Marami kasi, ano po, ginagawang hikaw, ginagawang palamuti, ang cross. Amen. Ano po? Pero sa mga tunay na Kristiyano, ano po ang cross sa inyo? Amen. May significance po ba ang cross sa buhay natin? Amen. So ano po ang significance ng cross? Amen. Kapag ba nakita natin ang cross, amen, ano po? Ano po ang naaalala natin? Ano po ang sinisignify nito sa buhay natin? Sabi ng ating Fe, pagka nakita niya ang cross, naaalala niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise God. Ano po? For me, personally speaking, it speaks of God's love to me. Ano po? It represents God's salvation to me. Ano po? Pag nakikita ko ang cross, ano po? Naalala ko, may isang tao, may isang Diyos na nagkatawang tao para ako ay maligtas. At the fulfillment of my salvation is there in the cross. Amen. Ano po? Pag nakikita ko ang cross, alam ko na ako'y matagumpay. Amen? Bakit? Kasi alam ko na ang Panginoong Hesukristo, ginawa na ang lahat ng bagay para ako ay managumpay. Amen? At pag nakikita ko ang cross, nakikita ko rin, ano po, na doon nakatago kung sino si Glenda noon. Amen? Ano po? Ang cross, pag nakakita ko ng cross, nakikita ko yung lumang pagkatao ni Glenda na kapako doon sapagkat ang aking Kristo ay naipako doon sa cross ng Kalbaryo. Naintindihan po natin, this is the cross for me, but I do not know what is cross for you. Amen, ano po? So this is the significance, ano po, of the cross of Jesus Christ for me. Amen? Last week po, bakit po natin ito pinag-uusapan? Amen. Dahil gusto ko pong maintindihan ng bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng malalim na pagkaunawa, ano po, sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. The first word of Jesus last week, balik tanaw. Yung 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Father, forgive them, for they not know what they are doing. Amen. Ano po? Marami po, ano, ang mga dumaranas ng sakit. Tama po ba? Sabi ni Pastor Rene, ni Pastor Dani last week, ano po? Bagamat ang Panginoong Hesukristo ay nagbaka ng sobra-sobra doon sa krus ng Kalbaryo, pero ito pa rin ang kanyang sinabi, Panginoon, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila ito nalalaman. Amen? Ano po? Next word, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Talagang nagrema sa akin yung Friday na dalawang tao, ano po, ang mayroon sa mundong ito. Nakakalungkot pag sinabi nating mananampalataya, ano po. Sabi po ni Pastor Danny last week, narinig natin na may dalawang magkabilang magnanakaw doon sa cross, ano po, ng Panginoong Hesukristo. At ang isa ang sabi, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan at pati kami ligtas mo. Tama po ba? Pero yung isa ang sabi niya, ano po, hindi, ano, siya ay nakapako dyan, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Subalit, tayo, kaya tayo nandito dahil sa ating kasalanan. Amen, ano po? Kaya, nagpakumbaba siya at sinabi niyang, Jesus, alalahanin mo ako pagka ikaw ay naroon na sa iyong kaharian. Amen, ano po? Paraphrase. Amen? So these are the two kinds of people. Looking to Jesus, ano po, na parang utusan. Amen? Walang pagpapakumbaba. Lord, nalikha mo ako, tungkulin mo na ako'y pagpalain. So tuwing lalapit ako sa iyong Panginoon, pagpalain mo ako. Ano po natin? Panginoon, nilikha mo ako, ano po, para ako ay
maging maalwa ng buhay. Naku, ganito po ang marami. At maging Kristiyano nakakalungkot dahil maraming ganito. Tama po ba? At maaaring sabihin natin, ako man minsan ganyan. Ano po? Pero dapat ang puso natin katulad ng isang magnanakaw. Ano po? Na kung saan nandoon yung pagpapakumbaba. Kaya ano ang ipinangako sa kanya ng Panginoon? Ang ipinangako sa kanya ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. You will be with me in paradise. Pangatlo, woman, behold your son. Son, behold your mother. About relationship. Amen. Na-bless din po ako sa additional revelation. Maraming nagre-reklamo minsan, no po? And I admit, kasama ako dito noon. Amen, ano po? Na sinasabi ko, sana, Lord, hindi na lang siya ang naging tatay ko. But, as what is written here, si Lord ang nagbigay niyan. Hindi mo pinili. Naunawan po natin. So all you have to do is to behold them. Ano po? Alagaan mo sila. Amen? Ano mang klaseng relationship, broken relationships. Amen? Just trust God, may gagawin ng Panginoon. For God is a restorer of relationships. And number four, last week, Mark 15:34. Eli, Eli, lama sabachthani. Amen, ano po? Sabi dyan, Eliwi, Eliwi, lama sabachthani. Which means, my God, why have you forsaken me? Minsan, sa sitwasyon natin sa buhay, iniisip natin, wala yata ang Diyos. Parang naalala ko yung kanta, natutulog ba ang Diyos? Amen, ano po? Even Jesus hungers for the presence of the Lord. Why? Dahil sa kasalanan. Hindi lang naman natin nararanasan ang kalapitan ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero kung alam natin ano po ang ating stand sa Panginoon, always the Lord is faithful. Amen? Dito na po tayo ngayon. Naintindihan po natin, balik-aral lang po yun. Ano po? Now is this. The fifth word of Jesus. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. John 19, verse 28. I thirst. Ito po yung fifth word ni Christ Jesus. I thirst. Amen? Bakit po sinama po yung kabuuan ng John chapter 19:28? Kasi po, nandito po yun eh. Yung pinaka nagrema sa akin. Amen? Sabi po dito, after this, matapos daw po na magganap na ang lahat. Ano po? Ang lahat ng nasusulat at lahat ng mga sakit na naranasan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya dyan, knowing that all things. Knowing, ibig sabihin, alam ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng bagay na magaganap. Tama po ba? Alam ng Panginoong Hesukristo na dapat niyang batain ang lahat ng bagay. At ito po yun. Amen? Ano po? Sabi niya, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Alam niyang dadaan siya sa lahat ng iyon. Bakit? Dahil ito ang completion ng Old Testament prophecy para sa Panginoong Hesukristo. What is that Old Testament prophecy? Amen? This is all about that Jesus will be, siya po yung magiging Redeemer. Siya po ang Messiah na kung saan pambayad sa lahat ng kasalanan ng bawat isa sa atin. As I continue preach the word, do not look at your katabi. Just examine your very heart. Ano po? Gaano ba talaga ako kasama sa tingin ko, sa sarili ko? Noon. Naintindihan po natin. Amen. Ano po? Walang makapagmamalaki sa Diyos. Maging ako, ano po, inaamin ko ako'y sobrang makasalanan. Knowing that all things were now accomplished, sabi ng Panginoong Hesukristo, natapos ko na lahat. Ang makapagsasalita lang ng
characters yung may buhay. Tama po ba? Ang patay kailanman hindi na mauuhaw. At dahil buhay ang Panginoong Hesukristo, nauuhaw siya. Tanong, saan nauuhaw ang Panginoong Hesukristo? Sa John chapter 4, Jesus proclaimed that He is the living water. Sabi niya doon sa babaeng Samaritana, kung nalalaman mo lamang kung sino ang nagsasalita sa iyo, ako lamang mapagbibigay sa iyo ng tubig na kailanman hindi ka na mauuhaw. Pero doon sa krus ang sabi niya, I thirst. Tama po ba? Bakit sinabi ng Panginoon, siya na pinagbubuhatan ng tubig ng buhay magsasabing I thirst? Ang ibig sabihin ng thirst, longing for satisfaction. Dahil mayroong hinahanap ang katawan na tanging tubig lamang ang makapagbibigay satisfaction ito. Amen? Now what is this that satisfies the Lord? Ano yung makapagsasatisfy sa Panginoon? Can you please ask yourself? Kasi kanina pa ito nagre-rema sa akin, kaya siguro ako hindi tumitigil yung luha ko, ay yung mata ko sa kaluluha. As I am so much convicted that the Lord is longing for my worship, that the Lord is longing for my praise, that the Lord is longing for my everything, ano po, for my time, that the Lord is longing for my love. How about you? Kung sasabihin ng Panginoon sa iyo, ano po, sa oras na ito, Lerma, nauuhaw ako, sabi ng Panginoon sa Kristo. Can you please just imagine, ano yung kinauuhawan ng Diyos sa iyo? Bakit niya sasabihin sa iyo na nauuhaw siya? Nasasatisfy ba natin ang Panginoong Hesukristo? Nasasatisfy ba natin ang Panginoong Hesukristo matapos na gawin niya na ang lahat ng bagay doon sa krus ng Kalbaryo? Nasasatisfy ba natin ang Panginoong Hesukristo sa ating magpupuri sa Kanya? Sa ating pasasalama? Sa ating paggawa ng mga mabuting bagay? Nasasatisfy po ba natin ang Panginoon? O patuloy siyang sumisigaw ng I thirst? Nauuhaw ako? Nauuhaw ako sa mga kaluluwa na kung saan nawawala pa sa aking kural. Nauuhaw ang Panginoong Hesukristo. This word, talaga tumutusok ito sa puso ko. Hindi ko po alam sa inyo. Iba't ibang response, katulad nung nandoon siya sa cross. Nung nagsabi siyang, I thirst, may mga nagbigay ng isinausaw, ano po, sa suka, parang lambanog, ano po. At ibinigay ito sa pinasipsip sa Panginoong Hesukristo. At sinipsip niya po yun. Amen. I just imagine, Lord, ganito bang klase ang ibinibigay ko sa iyo na papuri? Lord, ganito bang klase ang nakikita mo sa akin na sobrang hapdi na siguro? No po, dahil sobra ng dugo, pawis, ang inilabas ng Panginoong Hesukristo during that time. And then nandiyan, ang isang patpat na mayroong espongha, isinausaw sa suka at inilagay sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw yung lalagyan nun, di ba mahapdi? And I really felt the pain when I am meditating the Word of God. And I really felt how the Lord is so thirsty of the proper worship
allegiance ng mga tao na kanyang iniligtas. Lahat tayo convicted, nako-convict. Ano po? I thirst, ang sabi ng Panginoon Jesus. Amen? Next. Sabi po dyan, the living water is thirsty of the response of mankind on what he has done in the cross of Calvary. Dahil taon-taon, ipinagdiriwang, ano po, laging inaalala ng lahat ng mga Kristiyano ang pagkapako ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Parang ito'y nagiging ritual na lamang. Ritual, ano po, na ginagawa taon-taon. But not pero hindi sa puso ng lahat ng tunay na iligtas ng Panginoon. Hindi sa puso ng lahat ng mga tunay na nakakaintindi kung ano ang cross sa kanilang buhay. Amen? Pang-anim, it is finished. John chapter 19 verse 30. It is finished. Alam ng Panginoong Jesucristo ang pinaka-goal, pinaka-purpose. Bakit kailangan niyang iwan ang langit? Ano po? Na kung saan siya ipinagsisilbihan doon. At bumaba, ano po? Dito sa lupa. Para po iligtas ang sambahayan o ang katauhan. Amen. Ano po? Sabi ng Panginoon, John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Ang nakapagsasatisfy sa Panginoon ay ang gawin ng kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya at hindi lamang gawin, kundi determinado siya na ito ay tapusin. At sa John chapter 17 verse 4, sa huling panalangin, o sabihin natin, bago makarating ang Panginoong Jesus doon sa scourging at the pillar, ano po? Nanalangin po siya sa Gethsemane at sinabi niya, I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. Buong confidence, buong confident na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Ama, Ama, natapos ko na yung ipinagagawa mo sa akin. Ama, yung buhay ko hindi na sayang sa mundong ito. Lord, yung goal mo ang naging goal ko. Lord, yung purpose mo ang naging purpose ko. Lord, sabi niya, nag-glorify kita dito sa lupa. This is the very heart of Jesus. It is finished. Sa Greek, tetelestai. Ang ibig sabihin ng tetelestai, paid in full. Pag sinabi nating tetelestai, ano po? Ito ay ginagamit sa mga resibo, sa mga Grego. Kapag nakasulat na, pag tinataka ng tetelestai ang isang resibo, ibig sabihin, wala ka ng utang. Ano po? Wala ng utang. O bayad na. Ano po? Yung bumibili. Naintindihan po natin? Ano po? So ito po ang ibig sabihin ng tetelestai. At ito po ang isinigaw ng Panginoong Jesucristo. Tetelestai. Ano po? Ito rin po ang salita na ginagamit kapag ka natatapos ang mga magaganda at victorious, ano po, mong masasabi na tapos na ang lahat ng aking mga pinaghirapan. Tetelestai. Amen? So ito po yung sinigaw ng Panginoong Jesucristo. It is finished. Tapos na. Wala ka nang idadagdag. Ang kailangan na lang, manampalataya ka. Kailangan na lang, lakaran mo yung pananampalatayang iyon. Kailangan na lang magpakalalim ka doon sa pananampalatayang inumpisahan sa atin ng
Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoon na tetelestai. What is the implication? Na malaman mong dahil sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. The Lord Jesus, talagang nandoon yung kanyang katatagang sabihin, wala ka nang idadagdag sa kaligtasan na iyong tinanggap. Sapagkat siya ang umako ng lahat ng bagay na iyon. And in response, kailangan magkaroon ka ng repentance. Sabi ng Matthew, you must live in repentance. Ano po? Dapat tayo ay mamuhay ng may pagsisisi sa lahat ng sandali ng ating buhay. It is finished. Amen? Last, Father, into your hands I commend my spirit. Hands has the capability to hold, to take control, to touch, to comfort. Tama po ba? And Jesus is telling to the Father, Father, I commend to you my spirit. And he breathed his last. Ano po? Ibig sabihin, bago siya nalagutan ng hininga, alam niya kung saan siya pupunta. Amen? Ang Panginoong Hesukristo, hindi siya, Lord, tanggapin mo ang aking espiritu, ha? Hindi siya nakiusap. Ang sabi niya, Lord, I commit to you my spirit. Into your hands, I commit my spirit. Yung pong commit, parehas na commit. Amen? Lord, I commit to you my spirit. Why? Bakit masasabi ito ng Panginoong Hesukristo? Dahil alam niya kung ano ang ikinabuhay niya sa mundo nito. Because people will die where they live. Naintindihan po natin? People will die where they live. Kung ano yung ikinapabuhay mo, doon ka mamamatay. Ikinapamuhay ng Panginoong Hesukristo ang salita ng Diyos. At alam niya na ang kanyang espiritu ay pupunta doon sa Ama pag siya'y nawala na. Have you just tried to imagine? Sino na ang nakakita dito ng tao na naghihingalo? Ako madalas, lalo na nung ako'y nag-aaral pa, dahil nag-aaral na ang aking pong JO, ano? On the job training, OJT, ay sa malalaking hospital, ano po, sa Pampanga, ano po, sa Fort Boni. So marami akong nakikita, ano po, na mga naghihingalo. Just thinking, paano pag ako na yung nandoon? Masabi ko kaya, Lord, katulad ni Stephen, no? Lord, I commit to you my spirit. Yung with confidence, Lord, sa'yo ako. Yung walang humihila ba? Ano po? Yung walang humihila sa likod ng iyong pag-iisip. Na sigurado ka ba? Na sa Panginoon ka? Kasi, lagi ko itong naalala. Kapag pala malapit na mamatay ang tao, lahat ng mga bagay, maganda at mabuti, maaalala mong lahat. Magre-rema yan lahat sa isip mo. Lahat ng mga bagay na ginawa mo sa mundo. At habang nabubuhay pa tayo, let us continue.
Katulad ng Panginoon. Lord, I commit to you my spirit. If we always tell, no po, kapag kino-confess natin, that into your hands, O Father, I commit my spirit. Ang ibig sabihin, ito na yung ikamamatay ko, Panginoon. Kung ano, Panginoon ko, O Diyos, ang ikinabubuhay ko ngayon, ito po ang ikamamatay ko. Sa lahat na nakakaunawa na sila'y anak ng Diyos, Lord, ito na yung ikamamatay ko. Lord, ikamamatay ko na itong paglilingkod ko. Lord, ikamamatay ko na itong pagsunod ko sa iyo. Lord, ikamamatay ko na, O Diyos, itong aking pananalangin, itong patuloy na paghanap ng satisfaction ng aking kaluluwa sa pamamagitan mo. Maybe this is too hard for each one of us. Especially sa lahat ng mga may desire pa o kailangang maabot sa kanilang pangarap sa buhay. But don't you know that the pangarap of the Lord to you is far more better than your pangarap sa sarili mo? Totoo po yun. Kapag ang Diyos ang nagpalak, sasabihin mo na lang salamat. Pero pag ikaw mismo ang naghanap, hindi matatapos ang araw magre-reklamo. So sabi ng Panginoon, Father, into your hands I commend my spirit. Christ Jesus commends his spirit into whom he commits his life. May nakausap ako sa Lulu. Sabi niya, nag-preach na siya ng word of God sa mga youth. Pero dahil sa dami ng mga pagsubok sa buhay, sabi niya, binenta ko na ang kaluluwa ko. Sayang. Hindi niya kinamatayan kung ano yung inumpisahan ng Panginoon sa buhay. Marami siyang hindi naintindihan. Marami siyang hindi naunawaan. Kung sana magpapatuloy lamang ang bawat isa, maintindihan natin napakaganda ng buhay na ipinibigay sa atin. But this does not stop. Wala na po siya. Hindi po dito tumitigil, ano po, yung meditation ng inyong kapatid. Lord, parang kulang. May gusto kang ipaunawa na hindi ko nauunawaan. At ibinalik niya po ako being who He is, a Son of Man. Jesus, a Son of Man. Ano po? Nagsalita ng pitong wika na ito. Amen? Doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, may narinig ako doon pang preaching. Sabi niya doon, kung ano ang sinalita ng Panginoong Hesukristo, ito ay kanyang sinalita bilang tao doon sa krus. At kung ano ang kanyang ginawa doon sa krus, ito ay kanyang ginawa bilang Diyos. Naintindihan po natin. So what is the implication? Amen. Jesus Christ, being the Son of Man, means He has a union in human race, or He has oneness in human race, o mayroon siyang pakikiisa sa sanlibutan. Naintindihan po natin, being the Son of Man. Amen, ano po? And this is really His favorite name. Lagi niyang sinasabi, the Son of Man, the Son of Man. I think, if I'm not mistaken, and if I remember it right, 43 times sa New Testament na kanya pong sinabi ito patungkol sa kanyang sarili. Amen?
So he is the Son of Man, sabi niya. Buong puso niyang sinabi na, ako, naiintindihan ko kung ano yung tunay mong kalagayan. Alam ko kung ano yung mga battles mo bilang Son of Man. Bilang tao. Naintindihan po natin? Hello? And being the Son of Man, He is also a restorer of man's lost inheritance. So dahil naiintindihan niya kung ano yung mga pinagdadaanan ng isang tao, siya rin yung gumawa para ma-restore, ano po, ng tao kung ano yung talagang ibinigay dapat sa kanya ng Panginoon. Amen? So what does this mean? Jesus Christ as the Son of Man. Ito yung nagrema sa akin, ano po? Na habang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ipinapahayag niya yung tunay na battle ng puso ng lahat ng tao. Yung battle ng puso ng lahat ng tao kung kaya hindi napapagtagumpayan ng tao ang pamamalagi na maging anak ng Diyos. Naunawa po natin, yung mga battle na kinakaharap natin, sinabi lahat ito ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. What Lord Jesus has spoken from the cross is what the real battle of mankind. Yung battle mo, yung battle ko. Naunawa po natin? Ano yung tunay na battle natin? Bakit hindi tayo nakakapagpatuloy? Ano yung tunay na battle ng bawat isa sa atin? Amen? Sabi dito, forgiveness. Unang salita ng Panginoong Hesukristo. Napakahirap sumunod sa Panginoong Hesukristo na punong-puno ka ng galit sa puso. Yung bitterness sa puso mo, yung hindi ka makapagpatawad. Pero nakaka-bless si Lord. Sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they are doing. Tayo din. Masasabi ba natin yun? Pinagmumura ka. No po. Mura pa lang yun, di ka pa sinampal. Amen, ano po? Yung pinaghirap-hirapan mo, puyat ka ng puyat, ano po? Tapos, i-estapahin ka ra. I-estapahin ka lang. Naranasan ko po yan. Di kami natutulog mag-asawa para kumuha ng bigas doon sa Bulacan. Tapos i-estapahin lang ng isang tao. Lahat ng pinaghirapan. Pero sasabihin mo ba, Lord? Patawarin mo sila? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gayong alam mo naman sa sarili mo, alam niya yun. Tama po ba? But this is the real battle of our heart. Tama? Napakahirap magpatawad. Tama po ba? So the real battle, magpatawad. Sabi ng Panginoon, anak, napagtagumpayan ko na yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya mong magpatawad. Piliin mong magpatawad. Nang maintindihan ko ito, Lord, nagpapatawad ako. Pero duda pa ako sa sarili ko nun. Sabi ko, Lord, gusto ko siyang makita. Para talagang alam ko, pinatawad ko na siya. Kasi baka hindi ko lang siya nakikita, kaya sasabi kong napatawad ko na siya. And I praise the Lord. One day na makita kami, nakita ko siya, awang-awa ako sa kanya. So it means, napalitan na yung galit ko ng awa. Alam kong napatawad ko siya. Pero dahil sa hiya niya, nung makita niya ako, bigla siya pumalipas na ako. Naawa ko sa kanya. Kasi yung dating tapang niya, kasi inanunyan niya ako ng baril nun, yun po, sinisigil ko siya. Pero, napakabuti ng Panginoon dahil ang Diyos, kailanman hindi nagbabaw. At kailanman hindi nagbabaw. Amen? Amen. Ang pangalawa na battle natin
yung doubt. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, live in humility. Magpakumbaba ka lang at sigurado ang assurance mo na makakasama ako pagdating ng panahon. This is what is the second word of Jesus. Assuredly I say to you, sabi niya, verily I say unto you, you will be with me in paradise. Bakit maraming hindi nakapagpapatuloy? Napapagod. Nagki-creep in ng doubts. It's because parang wala silang assurance na may mansyon na naghihintay sa kanila doon sa kalangitan. Bakit dito ang sipag-sipag pagdating sa kung saan man sila dadalhin ng Panginoon, nawawala ang init. Sabi ng Panginoon, sinabi ko anak, ako ang Diyos na kapag nagsalita, hindi ako nagbabago. At kapag ka aking ipinangako, ginagawa ko. Sabi ng Panginoon niya. Pangatlo, na battle. Relationship, especially pamilya. Simula pa nung una, ang target ng kalaban, ang pamilya. Dahil alam niya, pag nasira ang pamilya, sila, sira ang komunidad. Pag nasira ang komunidad, sira ang buong bansa. Tama po ba? Kaya, ang sipag ng kalaban, pasukin ang pamilya. Asawa, ang mga anak, napakasipag niya, sirain, ano po, ang pagsasamahan ng bawat pamilya. Samantalang ang plano ng Panginoon noong umpisa pa lamang, magkaroon ng maayos sa pagsasama ang pamilya sapagkat sa kanila magkakaroon din ng mga mananampalataya o yung kanilang mga anak magkakaroon ng mga maniniwala sa Panginoon. Sabi yan ng Malakay. Relationship. Pero sabi ng Panginoon, trust Jesus. He is not a God that breaks. He is the God that restores. Kung alam lang natin, unahin siya. Amen. Yes, amen. Ano pa yung sunod na battle? God's presence in times of need. Shaky ang sitwasyon. Punong-puno ng problema ang sitwasyon. Bakit ang dami-daming nawawala? Katulad ng pinetok kanina ni Tagalulog. Bakit? Nagtuturo ka na? Siguro may isang panahon sa kanyang buhay na akala niya iniwan siya ng Diyos. But Jesus, despite na hindi niya naranasan ano po yung kalapitan ng Panginoon during those times sa kanyang buhay, ano ginawa ng Panginoon Jesucristo? He still have the courage to say, Eli, Eli, lama, sabachthani. My God, my God. Tinatawag niya pa rin ang Ama na kanyang Diyos. Punong-puno ng pananampalataya sa kabila na hindi niya nararanasan ang kalapitan ng Panginoon sa kanyang buhay during that time. How about us? Minsan, ang tao, no, ayaw mo, Lord, bahala ka, ayaw ko rin. Pero tatanda natin to. Ang Diyos, Diyos, kahit wala tayo. Pero tayo, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin pag wala ang Diyos. This is what I learned from my life. At ayoko nang bumalik sa ganito. Kung may kinatatakutan man ako, yun ang kinatatakutan ko. Yung makita ko ang sarili ko sa dating Glenda na nakapakaw na doon sa krus ng Kalvaryo. Naintindihan po natin. So sabi ng Panginoon, Hebrew chapter 13,
16 verses 5b, no po, to 6. Ano sabi doon? NBS. Tama ba ako? Yes, tama. We will not resist. I will not leave you nor forsake you. So I have this confident to say, the Lord is my helper. Tama po ba? So in times of needs, in times na hindi na sanghayon yung sitwasyon sa gusto natin, lagi po natin itong tatandaan. Nakatingin lamang ang Diyos. May mga panahon kapag babasahin natin ang salita ng Diyos kay King Hezekiah. May panahon sa buhay ni King Hezekiah na nanahimik ang Diyos. Hindi siya nagsabi kung ano ang magiging desisyon ni King Hezekiah upang eksaminin ang puso ni King Hezekiah. Lagi natin itong tatandaan. Hindi man natin maintindihan ang sitwasyon, hindi man natin maranasan ang kalapitan ng Panginoon, pero never na nawaglit ka sa mga mata ng Panginoon. Lagi siyang nakatingin sa atin. Tinitingnan, ano ba ang ginagawa ng aking anak sa sitwasyon na ito? Are you willing still to seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Para may dagdag din niya sa iyo ang lahat ng bagay na makabubuti sa iyo. Nakatingin lagi ang Panginoon. Naintindihan po natin? So even the things are shaky, don't hesitate to say, my God, my God. Amen? Next, in feeling of tears. Lahat tayo, sa totoo lang, may hinahanap. Tama po ba? At praise God, dahil sa tunay na mga nakakilala na sa Panginoong Hesukristo, nakatagpuan nila talaga yung makapagsasatisfy ng kanilang puso. Hindi lang dahil nandito sa proclaim, hindi lang dahil katabi kasama ang mga mananampalataya, kundi kahit na wala, kahit na iuwi sa bansang Pilipinas o saan man kayo dalhi ng Panginoon, makikita pa rin na talagang satisfied ang puso. Hindi yung dito ang sipag, tapos pagkabakasyon, bakasyon din sa Panginoon. I thirst, sabi ng Panginoong Hesukristo. Ito rin yung sigaw ng puso, ng kaluluwa, ng lahat ng mga iniligtas ng Panginoon. Bilang tao, ano po, sabi ng Panginoong Hesukristo, nauuhaw ako. And this is the very battle. Bakit ang daming hindi makalapit sa Panginoong Hesukristo? Because they know that they are thirsty and they infilling themselves by something na hindi naman talaga makapagtitighaw ng satisfaction. Ang kalaban ang bilis. Gusto niyang punuin yan ng power. Gusto niyang punuin yan ng kala niya love ang makapagtawag dito, makapagsasatisfy sa kanya, sa longingness niya. Sa longingness natin, di po ba? Yung babaeng Samaritana, ilan ang asawa? Walang asawa. Ilan ang kinasama? Lima. Nung kinausap siya ng Panginoon, panglima niya yon. Tama po ba? So, apat. Nung una niyang, I believe, nung una siyang nakipag-live-in, ang desire niya, ito na talaga. Tama ba? Lahat naman siguro tayo ganun, di po ba? Ito na talaga ang makapagsasatisfy ng hinahanap ko sa aking buhay. Nasaktan siya sa una, nagpalit ng pangalawa, nasaktan siya sa pangalawa, nagpalit ng pangatlo, nasaktan siya sa pangatlo, nagpalit ng pang-apat, nasaktan siya sa pang-apat, nagpalit ng pang-lima. Hindi pa siya nasasaktan sa pang-lima, nakilala niya na ang Panginoon. Hanggang kailan natin mauunawaan na hindi tayo masasatisfy ng anong bang bagay dito sa mundong ito? Sometimes I am thinking of this when I am meditating the Word of God. Nagkakanda kumahog tayo sa paghanap ng dunya.
Tama ko ba? Lalo na noon, hindi tayo pinapakinabangan ng Panginoon. Pero dadating ang panahon, iiwanan din natin lahat yun. Tama ko ba? Hindi isang pusin. Kahit na ilagay ka sa pinakamahal na kabao, hindi mo na alam yun. Magiging maganda na lang yun sa mga mata ng mga kamag-anak mo. Pero ikaw na nakalagay doon sa kabao, hindi mo na alam yun. Naintindihan po natin. Tama po ba? So how to live wisely? Being filled with the life-giving water. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Naintindihan po natin? If we find yung ma-feel tayo ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoon, you will be victorious because napagtagumpayan ko ng lahat ng yan. Sabi niya, finishing the purpose of life. Bakit ang daming tinawag ng Panginoon pero hindi ito nagmamanifest sa kanilang buhay? Ito po yung tawag dito, ito po yung yes, pakikipagkaskasa natin. Ito yung battle natin sa puso. Alam yan ng Panginoong Hesukristo. Alam ng Panginoong Hesukristo na ang battle natin sa puso, yung matapos natin yung purpose natin sa buhay, na binigay niya. Are you sure? Are we sure na talagang yung tinatakbo natin ay talagang papunta doon sa purpose ng Panginoon? Nagtataka lang ako, no po, napakadaming born again at nakakalungkot sa mga hindi magagandang testimony. It is finished. What is your goal in life? Hayaan mo na maging goal mo ang Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi diyan, commitment. Ito pa yung isang battle natin, tama? Lord, hindi. Hindi ako makapag-commit. Commitment. Bakit kapag nag-NBA, sinasabi na, we need your commitment. But this generation, noon, kahit hindi mo ipaliwanag, susunod. Tama po ba? Sa panahon namin noon eh, no po, di man kailangan ipaliwanag sa amin ng aming nanay? Bakit kailangan namin umuwi ng bago mag-alas 6 ng gabi sa bahay? Hindi kailangan ipaliwanag sa amin, pero kailangan nasa bahay na ako. Otherwise, may palo ako kahit hindi pinapaliwanag ng nanay ko. Bakit? Ako pinalo? Hintindihan po natin. Pero ngayon, this generation, kailangan ipaliwanag mo muna sa bata. Wala ang tunay na pagsunod. Wala ang tunay na pagpapasako. Kailangan na iintindihan muna ng tao bago siya susunod, kahit sa magulang. Commitment. Bakit kasi parang lagi kang parang agrabyado palagi, kaya ayaw mong mag-commit. My dear brethren, ang pinagkukumitan natin ng buhay, walang iba kundi ang Diyos. Na nagbigay din ito. Tama po ba? So never fear yung commitment mo sa Panginoon. Lagi kong sinasabi na eh, hindi para lumaki ang ulo ng Kuya Francis at ang kanyang mga kasamahan. They are from Damam. Pero napupunta sila dito. And I hope and pray, matapos mo yan, Kuya. Hanggang binibigyan pa ng pagkakatao ng Panginoon dito sa lugar na ito. But sometimes we cannot commit ourselves. Why? Sabi ng Panginoon, kung ano yung kinabubuhay mo, yun ang ikamamatay mo. Labada,
pinabubuhay ko, kumamatay ko labanan. Ano ba itsura nun, no? Nakita ka doon sa washing machine? Knife attack? Anyway. The Lord is so serious. Sabi ng Panginoon, napagtagumpay ako na. Si Paul, sabi niya ganito, for me, naintindihan niya kasi ang cross. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Para saan daw ang buhay? Sabi ni Paul, para kay Kristo. At, ang pagkakamatayan para ano? Pakinabang. So may pakinabang lang kung ibubuhay mo ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag po? Yan ang sinabi. Alam ni Paul yan. Amen? May pakinabang lamang ang kamatayan kung ang buhay na ito ay gagamitin ko para kay Kristo. Pero kailan tayo magigising? Kailan tayo magigising sa katotohanan ito? Sabi ng Panginoon, Restorer of man's lost inheritance. Gusto mong matanggal na yung mga brokenness ng puso? Look at the cross. Look at Jesus. Sinabi na yan ng Panginoon. Amen? Ano ba gusto mong ma-restore yung relationship? Look at Jesus. Sinabi na yan ng Panginoon. Look at the cross. Napagtagumpayan na yan. Maliwanag po ba? Natatakot ka sa commitment? Look at the cross. May magandang plano ang Diyos. Napagtagumpayan niya na yan. Amen? Hallelujah. So, Restorer, it speaks of... Amen. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Ito pa po yung isang nagrema sa akin. During ng kanyang battle, sabihin natin ano po, because as a son of man, alam niya ang ating battle. And during his battle, ano po, may pito siyang salitang iniwan. At sa pitong ito, makikita natin, ang una, nag-umpisa sa Father. Ang kalagitnaan, nag-umpisa sa my God, tama po ba? At yung ikapito po yan. Bakit ganito? I'm sorry ha. Ang ikauna, Father. Ano po? Yung ikalima? Ikaapat? Eloi, Eloi. Yung ikapito, Father. Tatlong beses niya po yung sinabi. Amen. Ano po? So makikita natin dyan, despite of the agony of Jesus Christ, kanya po inilagay po yung kanyang sarili, ano po, doon sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesus, sa Ama. Amen? Hindi po niya winaglit sa kanyang sarili ang Ama. Naintindihan po natin, during ng kanyang agony in the cross, ano po? During in his battle in the cross as a Son of Man, hindi po niya nakalimutan ng Ama. How about us? Ito po yung tinuturaw ng cross. Amen? Na during our battles, nalaman natin na isinabi ng Panginoong Hesukristo ang battles na kinakaharap ng lahat, ano po, ng sangkatauhan. At sa mga battles na ito, tinuro rin ng Panginoong Hesukristo kung paano tayo mananagumpay. Amen, ano po? And one thing, ano po? Ang Panginoong Hesukristo, lagi siyang nakadependent sa Ama. Tama po ba? Sa first na salita niya, Father, sa gitna, my God, sa pangpito, Father. Nag-umpisa siya ng kanyang battle kasama ang Ama. Nagtapos siya ng kanyang battle kasama ang Ama. And same with us. Maliwanag po. I do not know what is the implication of the Word of God to you today. But one thing I know, as how the Holy Spirit speaks to me, may it also speaks to you so powerful. Dahil ang gusto ng Panginoon, malagumpay po tayo. Hindi mabuhay sa takot, kundi mabuhay ng may kalayaan sa katotohanan. Amen? Praise God. So ito po yung mga tanong.
tapos na ang seven last word. Pero kayo, tapos na rin ba sa puso ninyo ang mga battles na ito? Nakapagpatawad na po ba kayo sa puso? Madaling makapagpatawad sa salita. Nagrema rin po sa akin. Pwede ka palang gumawa ng mabuting bagay sa iyong kaaway. Kahit hindi mo pa siya napapatawad ito sa puso. Pero ang tanong ng Panginoon sa oras na ito, nakapagpatawad ka na ba galing dito sa puso? Mamaya sa pagtayo natin, let the Holy Spirit convict each one of us. Indeed, Holy Spirit, si ano po, yung bukas na puso natin, Lord, pinapatawad ko na po sila, kung sino man siya. Amen? Ano po? Pangalawa, am I living in humility in Christ Jesus? Nakikita ba ng Panginoong Hesukristo ang pagpapakumbaba natin? Pangatlo, how am I entrusted of a relationship? Kung broken man ang relationship na mayroon tayo, are you willing to entrust that to the Lord, who is the restorer of every broken relationship? Pangapat, what is my attitude if the situation seems so dark? Nagtatrantrums ba tayo sa Panginoon? O patuloy lang tayo? Amen? Ano po? What fills my tears? Ano ba talaga yung nakakapagsatisfy sa akin? Ang dami na niyan, si Freddie Mercury, ano po? Sabi niya, kahit na pinapalakpakan ng maraming tao, sabi niya, no, I am sorrowful. Nalulungkot siya. Bakit? Signifying ang power, any relationship, hindi makapagtitighaw ng uhaw na yan. Naintindihan po natin, maliban sa Panginoon. Sabi dito, how am I responding with God's purpose of this God-given life? Nasaan ka na ba ngayon, anak? Do not think, or shall I say, magpakalalim pa tayo. No po? Yung personal nating relasyon sa Panginoon, huwag natin kalilimutan mag-pray, huwag natin kalilimutan yung mga bagay na ginagawa natin in private sa Panginoong Hesukristo, no po, sa Ama, sa pamamagitan ng Panginoon, huwag po natin yung i-set aside. Kasi masarap maglingkod, tama po ba? Masarap dyan sa kitchen. No po, masarap dito, magkakasama tayo, tama po ba? Pero yung personal nyo pong relasyon sa Panginoon makikita during your pag-iisa sa Panginoon. Naintindihan po natin? Naunawaan po ba natin? And number, asan ako? 7. To whom I commend my spirit. To whom I am using this life. So that when I die, ano po? Makita na yun ang aking ikinapamuhay. So tumayo po tayong lahat mga kapatid. Ano man ang nagrema, ano man ang pangungusap ng Panginoong Hesukristo sa oras na ito, isa lamang ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ano po? Ang gusto niya maging beneficial sa atin ang lahat ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Nagbata ang Panginoong Hesukristo ng hindi madaling mga bagay. Ano po? Kung iisa-isahin natin, kung iisa-isahin po natin ang lahat ng kanyang mga paghihirap na pinagdaanan para lamang maipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Para lang maitago yung dating lumang pagkatao mo. Para lamang maipakita sa iyo na talagang victorious ang mamuhay sa Panginoong Hesukristo.